trip niyong sumaya at tumawa, sagot na niya ang entertainment ng buong pamilya at barkada. Bukod sa kanyang kakulitan pagdating sa sayawan, ay may mga hiris ng ngiti sa mga tao, lalo na sa kanyang mga anak na nagsisilbing inspirasyon niya. Mga kada, humanda na para sa love trip na chikahan kasama si Sugar Mercado. Yes, maganda, Sugar. Ano, good morning sa'yo. Bati ka muna sa ating mga kada. Napakaganda naman. Yes. Yes. Kada, kada umaga sa inyong lahat. Kala niyo, di ko alam ha. Alam ko ito, no? Yes. Favorite number ko, 25. Agad, di ba? Kumusta? Okay na ako. Ako, ikaw. Kumusta ka? Okay din naman. Nakita na kita. Good for finally. You. Finally. Yes. Magagal naman sa Kada Squad. Ang tawag naman sa kanila. Kada Squad. Kada Squad. Kada Squad! Hello! Mga squami! Hi! Iba yun! Kada Squad! Iba yun! Iba yun. Kada Squad lang! Kada Squad! Pasensya na! Sorry! Pwede mong sorry! Pero, maganda ang umaga mo, maganda ang morning mo today. Lalo nang nakita kita. Nakita lang kita sa swimming pool, talaga. Alam mo, gusto ko siya lalo. Kaya ako, ano sa workout, madam, talagang ikaw yung pamantayan. Ikaw, inspiration. Thank ikaw, you naman. Beauty queen, ganyan. Masaya, di ba? Bakit parang iba yung tingin pag beauty queen? Wala, kaya ko, no. Hindi man ako matalino, pero yumaman ako, di ba? First question ko, dahil parang nakakatawa ka ngayon, parang sa sex bomb ba, ikaw ba yung pinaka-joker sa group nyo? Ikaw ba yan? Pinaka-brainy. Pinaka-brainy. Ito pala. Mm-hmm. Oo nga, na-briefing ka ako ni Direk kanina. Kumusta ba yung buhay mo noon, nung part ka pa ng sex bomb? Siyempre, mahirap ako before. But now, Sugar with 7, ganun 24/7, kikita ka naman forever. Ganun. Totoo naman. Ako lang yung B, ako lang. Ito ba yung pinagkaabalahan mo? Ito yung, siyempre dito ka na, yung manyaya naman ka na. Ito ba, ano ba yung... Wala lang tuti, wala nga, hindi ka ako nakapag-ready today. Tell us naman your personal life or your business mo or career. Ano ba? Ano? Family. Okay naman. Okay na okay. Hindi porket gwapo yung asawa mo, ate. At ikaw, beauty queen ka, may jowa ka. May jowa. Hindi, wala akong jowa, pero di ba, maganda yung business ko. Oh. May two kids, is beautiful, and sa private school, nag-school. Wow, diba? Siyempre, proud mom. Super. Lahat ng pinaghirapan kayo, pawis talaga. Ganon. Kumusta nung bagong ano ka, bagong mom sa iyong first kid? Syempre, kakaiba 'yun eh, 'di ba? Ibang responsibility meron na. Bagong mom? Mhm. Syempre ni bago ko kasi nga bagong mama ko. Oo. Pero pagka nagbe-baby ka naman, alam mo na agad na mahalaga yung nasa sipong ginagawa mo pa lang yung baby. Alam mo nang iyon siya, buhay mo siya, gagawin mo lahat. Hindi mo na itutulad sa buhay mo yung anak mo, kunyari, marami ka na pagdaanan sa buhay. Pag alam mong may baby ka na, sa sinapupunan mo, uunahin mo na lagi yung makakabuti sa kanya. Alam namin alam namin sa'yo. Na. Ako yung nilaban talaga sa ng Pilipinas Miss Universe. Ikaw ang panalo. Alam naman namin yung Sugar, di ba? Talaga namang ibang klase rin yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Siyempre, pag may pinagdaanan tayo, marami tayong natututunan. Mm-hmm. Ano ba yung pinaka natutunan mo sa buhay? Ay, aside sa mga pasaya ng mga tao. Sinabi ko sa'yo, kapag usapin ang pagsubok, valedictorian ako. Yeah. Mula pagkabata ako. Siyempre, nagmula ako sa mabuhay. Kakwento ko lang briefly. Pwede nyo na i-google. Yan. Minsan nahihirapan na lang ako mag-explain. Wow. Kasi makinis nga daw ako. Kasi nga Sugar with 7. Pasok, di ba, te? Gipit na gipit talaga ako. Tinitiis ko lang talaga. Kunyari mayaman. Pwede. Hello po, yung mga may-ari po dito sa studio. Baka po, may bakante po kayo dyan, kahit janitress. Ayun. Going back to the topic ko. Yung natutunan mo sa buhay. Marami. Natutunan kong maging nanay, magpatawad sa mga nagkakasala. Totoo. Kasi mahirap yun eh, yung magpatawad ka sa mga
nagkakasala sa'yo. At hindi mo nakakalimutan yan. Hindi mo makakalimutan, pero kapag katao sa puso mo yung pagpapatawad, alam naman kasi ng Panginoon yung puso natin. Walang ibang nakakabasa ng heart natin kundi ang Panginoon. Totoo. So, kailangan, pag pure yung puso mo, alam ng Panginoon yun, hindi madali magpatawad, lalo na't may dalawa kang anak. But pagka alam mo at hinihingi mo sa Diyos yung pagpapatawad na ibigay sa'yo yun, napakasarap sa buho. Mm-hmm. Tapos imi-message ka, tapos dead ma ka na lang. Ha? Charot lang. Nako, madami na akong ganyan. Marami din akong ganyan. Ano ka ba, idol kita? So, going back muna tayo. So, para malaman ng iba kung dinil, baka para lang ma-refresh, paano ka pala nag-start sa sex bomb at paano sila parang naka-inspire sa buhay mo o nakatulong? 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 Bilash na ako, diba? hindi, naka, sa showbiz. Umami na si, umami na naman sila ate. Ay, Ira, sila ate Jopay, na hindi talaga ako yung, may kasalanan ba't sila nawala? Di ba nag-guess ako sa mga another? Yes. Bawal di bang sabihin na? Uh-huh. Mga another company. Ayun, di ba na hindi ako yung dahilan, may talagang totoong dahilan. Hindi na lang ira, syempre, pass is pass, di ba? Okay na naman. Nagalit na sila lahat sa akin. Hindi, pero ngayon natutuwa ako na love na ako ulit. Natanggap na nila ako na na hindi ako yung may kasalanan na wala sila. Sabi ko nga, may ari ba ako nung istasyon? nung programa? Kasi nawala nga, di ba? Pero may talagang may dahilan yon kung bakit talaga nawala yung grupo. And now, okay kami, lumalabas kami. Si Ate Cheche, lahat. Mm-hmm. Ate Jopay, lahat magkakasama kami. Nag-show kami. Nag-reunion kayo. Reunion. Ganyan. Yes, we're okay. We're okay. Okay. Yun. Tapos, si Bossing talaga yung nakakita sa akin ng ng potential. Yeah. Potential. You're brainy, ah. Nag-skip. Oo, intelligent, ah. Akala ko joke ka lang, ah. Pero okay. Pero hindi ko kinakaya si Sugar. Kasi ano, nakita niya, nahirapan ako. Sabi ko, yung Tagalog yung tanong, pero gusto ko pumapas. Sugar, kasi we as a beauty queen, we're ready to help other people. Ayun na. We're an inspiration, you know. Pero, ayun na. Pero, what can you do? What? What? Hindi, ito ganito naman. Oh, ganito kasi pala, dahil dun sa mga okay na kayo ng sex bomb. Okay ako, matalino ako. Okay na. Pero tuloy mo yung zip. Oo nga, di ba, nagka-reunion na kayo ng sex bomb, magkakaibigan na kayo. Kasama mo ba sila sa comedy bar? Kasi nagko-comedy bar ka na, di ba, nagsa-stand-up ko, ano ka ba? No, yeah. No, there's no space. Me, myself, and I. Ikaw lang. Yeah. You alone. Yeah, every Monday, I'm in the clowns. Yes, and now, okay. Yeah, that's, I cope up in the story of my life. Ah, di ba? Matalino ka, ano, huli mo ako ngayon. Galing mo. Sige. Kahit ang gym ka, hindi mo ako mahabol, be. Sinasabi ko sa'yo. Ito na, Sugar! Be, atilista to. Alam ko naman. Diba? Ako, ano lang ako from kada umaga ako, eh. Pero ito ang tanong natin. Alam namin, dito pa lang matanong kasi ako na tao. Kasi dito pa lang napapasaya mo na kami. Ikaw, ang Sugar ba sa bahay? Si Sugar ba sa bahay, sa pamilya? Ganyan din ba? Siyempre ako yung breadwinner, hindi, di ba? Charot lang. Pag-TV hindi, lang to. Hindi. Siyempre masayahin pa rin ako, lalo na nagla-live ako lagi. Ito na nga, God is good talaga. Be, wala ko regular show. Be, isi-share ko lang gano'ng kabait sa Diyos, ha? Uh-huh. Be, ang laki ng TF po ngayon, be. 200,000. Hindi amazing, why? Kasi nung nagla-live pala ako, sabi ko, bahala na nga si bahala ka na, Lord. Ibigay ko na sa yung buhay namin ng mga anak ko. Mm-mm. Alam mo, hindi nagkukulang. God will provide. All glory to God. Lahat ng post ko, laging may all glory to God. Kasi lahat ng pagpapala, lahat, gising tayo, humihinga tayo, wala tayong sakit, we're blessed. Yung palang pagpapasalamat mo na sa Panginoon yun, eh. Hindi tayo ginigera. Alam mo yun, talagang we... Thankful tayo na mahal tayo ng Panginoon. Yun palang buo ka na, eh. Yes. Kaya ako talagang lahat. Sa tingin nyo, di ba, ano ako, pero pag sa seryosong life talaga, iba rin talaga yung kay Lord ako talaga. Totoo kaya naman. Ang tanong natin, kasi lagi natin nakikitang masaya, nagpapatawa si Sugar, ano ba yung nakakapagpaiyak kay Sugar? Ano, ayan. Agad ayan na, ewan ko yung, ano yung kasi piano? Ano, kuya na ano kita. Na. Ano, hindi, yung mga anak ko. Tsaka yung kabutihan talaga ng Panginoon. Kasi, ang dami kong pinagdaanan.
struggle talaga sa lahat kasi sobra akong magmahal. Hindi lang sa karelasyon, sa kaibigan, sa mga tao sa paligid ko. So, nung natuto ako na sumunod sa Panginoon sa salita ng Diyos, mas na-realize ko na nilalayo niya ako dun sa masakit para mabuo ako at saka tumibay ako para sa mga anak ko kasi yung mga anak ko, bata pa, 8 and 10. Mm-hmm. And gusto ko makita nila ako na strong. Makita niya, grabe kayo, okay tayo kanina. Oo, okay naman. Hindi kasi, yes. Ayokong mawala sa mundo na hindi ko sila hinanda. Sabi ko, Lord, huwag mo ko, kasi minsan sobrang pagod ko. Kasi syempre, ako lang, di ba? So, sa sobrang pagod ko, pakiramdam ko baka mawala ako dahil magkasakit ako. Mm-hmm. Alam mo, sabi ko sa mga anak ko, wala kayong iba, para ako nagpalpit eh. Kasi siguro, yung Holy Spirit na ano, sabi ko, wala kayong ibang kakapitan, Biblia lang. Nasabi ko talaga yon. Hindi ako perfect, lahat tayo makasalanan. Walang hindi makasalanan sa ating lahat. At mamaya, ako kahit nagsisyong ako, pananamit ko pa lang, nagsisorry na ako. Ganun kalalim yung takot ko sa Panginoon. And all glory to God na kahit mag-isa ako, ano, okay. Hindi ako pinamamaya. I can feel ate, you. Ang ganda-ganda niyo, wala na. Wala nang labang ko kanina, okay. pero ano ka ba as a mom? No? Para na-explain mo na. Pero para sa sarili mo, ilang 3 words na ano ka sa mga anak mo? Gagawin ko lahat. Magiging mabuti akong nanay. Papakita ko na kayo yung buhay ko, una yung Panginoon, tapos yung mga anak ko, para ipagmalaki nila ako kahit hindi ako nakatapos, hindi ako mayaman. Gusto ko makita nila yung nanay ko nagsikap. Nanay ko hindi gumawa ng masama para buhayin kami. Yun ang gusto ko. Kasi ayoko silang makita ang gumagawa ng mali. Kasi yung mundo natin sobrang, alam natin hindi na maganda eh. So ako yung dasal ko na huwag sana yung mga anak ko. Kaya ayoko mawala ng hindi ko sila hinahanda po na maging mabuting anak ng Diyos, mabuting tao. Na alam ko hindi ko hawak, pero alam ko pag nasa iyo ang Panginoon, walang imposible, lahat kaya. Oo, naman. Pero kung ganito, last question, pag medyo na stress ka, na ano ka, anong ginagawa mo sa sarili mo? Nagpa-relax ka ba? Ay, ano po, una dasal, tapos dancing, singing. Yung clowns ko po, therapy ko yun. Uh-oh. Kasi gusto ko nakakapagpasaya ako ng tao. Mm-hmm. Yung mga shows ko po sa mga probinsya, sa lahat po, mga ano yung mga events, yes. Nag-host po ako. Yun, dun ako nagiging masaya kasi nakikita ko yung mga taong sumasaya. Ano mas gusto mo? Kumanta, sumaya, magpatawa? 5 na talent ko dahil kayo. dati 2 lang, ngayon 5 na. Sabi niya talaga, bigay ko na sa'yo ito. Oo. Tsaka B talaga, promise, magkano lang tiib ko dati. Wala pa akong TV, lumaki, di ba? Sino yun? Kaya sobrang saya lang, di ba? Kaya naman, kung may mensahe ka sa mga kada natin, na syempre madami din kada natin na nahihirapan ngayon, di ba? Kung may mensahe ka sa kanila, ano yun? Ayan, sa mga kada natin dyan, una, syempre kailangan, matagal kilala natin yung may likha. Kilala natin siya ng buong puso. Pero syempre, dahil nga nandito tayo sa sanlibutan, ang daming pasikot-sikot, and natural yon. Dahil ganun kabuti ang Panginoon, paulit-ulit niya tayong patatawarin. Dapat lang, kapag nagkamali tayo, tama natin at huwag na nating ulitin. Mm-hmm. Diba? And kapit lang sa Panginoon, syempre, asa Diyos ang awa, asa tao ang gawa. Kayod tayo, huwag tayong manghingibe, nakakapagod din to. Oo. Okay. Hi mga Kanet 25, this is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.